Hello, good morning. Router po, pupunta po kami sa Itbulaga. Ayan, para sa bawal and judgmental. Babayan! Lalaro po kami sa bawal judgmental. Kasama ko si Titoy sa laro. So, first time po ito na may maglalaro na puppet. Okay, ito po si Sam. Ayun, may baon pa. So ito, balikan natin yung ano, yung actual na salang namin kasi sobrang memorable po nito. Sandali mga kamay, shout out lang po muna tayo. Shining Star Twins, Star Killer Beach, Jim Will Salazar, shout out sa inyo. At syempre sa kanila, Kyle Tugadi, it's Migs Reynold Vlogs, Chris Opiana, ito pa ha. Kay Jedmar Idol, Prince Simplicio, Carl Bilbao, Karen Ponce, at kay Edgar Pascua, Donny Ray Villanueva, at kay brother Ronald. Let's go! Sino ba ang ating judge for today? Ang judge natin for today, ventriloquist and president of Puppeteer Club International Philippines, si Ruther Urokia. hindi po Urokia, Urkia po, Urkia. Pero ganun, kasi talagang hindi naman hindi common yung apelyido ko eh. In fact, sa sobrang hindi common yan, lahat po ng kaapelyido namin, Urkia, lahat kamag-anak namin. So, kung meron dito nanonood na Urkia, relatives po tayo, okay? Pero okay lang, kay Pau, kasi pogi ka naman. Gawa po ni Pau, grabe. Wala ka maipintas, sobrang pogi. Sana naambunan naman lang tayo, kahit konting-konting. Hello! Tito, yun dito tayo sa Itbulaga. Number consists! Dapat magpakita ka ng talent. Ready? Sing. Saan din slang? Din sa mga degree yan. Ganda mo. Oh. Ngayon ako masaganda. Ano? Pang ano, pang pandemic, pang encourage. Oh, singa. Yung pang-pandemic, actually Christian version. Gumawa ako niyan ng TikTok video ni Titoy. Ipi-play ko pagkatas nito. Ipi-play ko. Ayan yung Christian version niya ng chorus ng Savage Love. Ito. Did somebody, break your heart? I know when you kiss me, you're ganito ah. Meron na akong Christian version. Ay, eto na. Sabi niya, tayo kanyang minamahal sa piling niya. Ang hirap di magtatagal, ang sabi niya. Palagi tayong magdasal, tatandaan. Ang sabi niya. Kasi ito ginawa niya sa, sa Itbulaga. Sige nga, paano yan? Sangin slag. Oo. Version. Oo. Sagi niya, tayo kanyang ninangahal sa kiling niya. Ang hirap din yung tatagal, kailangan lang. Palagi tayong magdasal. Ang sagi niya. Oo, oh, ganda naman. Palaka. Ito yung mga knock-knock jokes. Na naisip lang. Inisip lang namin nung umaga na mismo. Pero nakakatuwa kasi na-appreciate nila yung knock-knock jokes. Kasi yun ang hilig talaga nilang gawin, di ba? From Todas time pa, kung inabutan nyo yung Todas. Tapos Bulagaan, yan. Yung knock-knock jokes talaga. Signature yan ng Tito Vic and Joey. Ito, knock-knock! Who's there? Tito Vic, Joey. Bilis ah. Sabay-sabay, isa-isa-isa. Isa-isa, sige. Tito! Da, silent come out! Tito Moro! Pachagot ang kamar, pati ngayon. Joey. Yun o, yung tumawa si Jose. No? Kasi yung mga cameras, di mo naman kung saan ang gagaling. Tumawa si Jose, tapos sabi niya, pasok, nakakatuwa eh. Joey! Joey are the children. Yung Vic. Vic! Oh. Kuya Jose, sagayan niyo po ako ng miss niyo to. Sige. Na 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 na. Nasaan yung pick doon? Bosing! Singaso! Bosing! Tumawa si Vic Soto. Minsan, totoo lang po, naiiyak ako dyan. Tumawa si Vic Soto. Para po sa isang comedian na kagaya ko, yung tumawa si Vic Soto sa na-appreciate niya yung ginawa mo. Sobrang
Ay, grabe. Aww. Hindi ko po ma-describe yung feeling. Thank you, God. Thank you. Totoo yung tawa niyo eh, no? Nakakatuwa. And genuine ang tawa niya. Tapos ano po, yung portion niya nakakamiss talaga yung kumakanta sila dalawa ni Jose. Doon talaga nag-umpisang sumabog si ano eh, si Kuya Jose, yung pagsikat niya eh. Kaya po kuya tawag ko sa kanya, although hindi naman kami close, no? Pero kasi ano po, ano namin siya, senior po namin siya sa Buyoyong. Doon po ako nanggaling sa 1994 to 1998, yun ang training ko, yung Buyoyong's on TV dati. Yung pinaka ano po doon, pioneer, isa po sa pinaka pioneer doon, yung first three na nasa TV talaga, si Jose Manalo po. Ang tawag po namin sa kanya, ang tawag nila sa kanya, Kuya Ariel. Hindi ko na kasi siya inabot doon. Nasa Itbulaga na siya nang dumating ako. Yun. Pero talagang ano, yung tinuruan niya, yun ang nagturo sa akin. Like immediately after him. Yung tinuruan niya si Louie Lozano, si Kuya Louie, yun naman ang nagturo sa amin. Sobrang napakahusay ni ano, Kuya Jose. Kasing idol, kumusta ko kayo? Kumusta ko kay Kali? At siya may tita Pauline. Parang ko. Eto, mabuti naman. Ikaw, kamusta, Router? Mga araw na quarantine, ano mga pinagkakaabalahan? Ano po, si Kuya Router ko, hindi ko siya okay. Okay ako. Hindi ko, walang show yan eh. Nilaglag ako nito dito. Ang sarap ng tawa ni Bossing. Ang sarap ng tawa ni Bossing, grabe. Ay, grabe, no. Kaya yung iba nalulungkot daw sila kasi yun lang yung nakuha namin cash prize. Hindi po, sobrang saya namin. Ang pinaka-concern namin dito talaga, mapatawa si Bossing. No, syempre matuwa yung mga nanonood. Makita lang namin tumatawa si Bossing, matuwa si Bossing, eh, okay na okay na kami. Kasi from childhood, idol namin yan eh. Nung first na ano, natakbo ni Senator Tito Soto na vice mayor, nag-campaign, personally pumunta siya doon sa compound namin, slum area yon sa Novaliches, sa Villarreal, Novaliches. Kitang-kita ako, nakasilip ako sa bintana, pumasok siya nung compound namin, tapos sumigaw yung kapitbahay namin, mga kapitbahay, si Big Soto, takbuhan kami po ba? Eh wala, hindi pa uso mga cellphone camera noon, so wala kaming souvenir, pero grabe, hindi kami makalimutan. So, tapos, tumawa siya ng ganyan, napaka-genuine ng laughter niya, ang ganda po. So, God is good, God is good. Thank you, Bossing, sana makita mo tong video na ginawa. Nga, ganito! Parang ikaw may show, ha? Galing sumalo talaga ni, ano, galing sumalo ni Kuya Jose. So, gustong-gusto ko dito kay Idol Jose, ano eh, yung, sinasalo niya si Tito, hindi niya binabasag yung ano, hindi niya binabasag yung illusion. O, hindi katulad ng ibang comedian na parang aasarin ka na, eh, ventriloquist ka, hindi naman totoong buhay yan, ikaw lang nagsasalita. Hindi, ito si Kuya Jose, ang galing niya sumakay eh, no? Kaya lalo tuloy, buhay na buhay talaga yung personality po ni Tito. Kasi isa yun sa pinakamahirap gawin sa isang ventriloquist, to si Tito, may sarili siyang ugali. Napakalayo ng ugali niya sa akin pag tininan ninyo. Pansinin niya po itong takbo nito. Tapos si Kuya Jose, ang galing. Si Lodi talaga, ibang klase yung comedic timing niya. Ang galing kasi yung salo niya. Sinasalo niya yung mismong, yung banter ni Tito, yun ang sinasalo niya. Hindi ako, kaya ang ganda. Tito, Kuya Jose, ako na nga nagtatrabaho eh. Anong ginagawa mo? Nag-lighting ako ng Mobile Legends eh. Wow! Sayang, wala si Tito Arden, hingi ako ng skin. Kasi po, si Alden Richards po, di ba, gamer po yun. Tapos, so halimaw po yun sa mga hindi nakakaalam, halimaw po si Alden mag-gushon. Sobrang galing mag-gushon. Eh, may live stream po si Titoy sa Facebook po, Titoy Pambansang Puppet, Monday to Friday, ano po, 6 o'clock ng gabi, nagla-live stream po si Titoy na Titoy Pambansang Puppet. Kung gusto niyo pong makalaro si Titoy ng live, doon po sa Facebook niya, okay? Walang music. Lenya! Yes! Sayang talaga, totoo. Kung nandyan si Alden, kakansawan namin, baka malay mo, baka bigyan kami ng skin, di ba? Ang paborito namin ano, gamitin si Freya, si Nana, at saka si Angela. Si Angela kasi crush ni Tito yung kasi puppet din yun eh. Puppet na may puppet si Angela eh. So robot siya, may puppet siya. So puppet na may puppet. Tapos lalaruin po siya ng puppet. So puppet na naglalaro ng puppet na naglalaro ng puppet. Okay po.
Tuloy na din. O ano, nakapag-start ako ng comedy na Bible study series sa Facebook Router TV. Maganda naman po yung takbo. Nung nag-start po siya, 50 viewers lang. Ngayon, kulang-kulang 300 yung live viewers gabi-gabi. So, season 9 na po. Maraming salamat po. Yun, yung Bible study po, anong pangalan po niya? Bible Ninja. Meron po akong isang season na nakalagay dito sa YouTube ko na Router and Titoy. Pero ano na po siya, season 10 na po siya ngayon, no? Season 9 ito nung sinuot ko. Season 10 na po siya ngayon, katatapos lang ng first episode namin. Ibig sabihin, 91 episodes na po siya. So kung gusto niyo po ng Bible study na light, no, may comedy, madali maintindihan, tapos yung gamit kong version na Bible, yung madali rin maintindihan. So ayun, punta po kayo sa Router TV. Router TV naman siya. Router TV meron sa YouTube. Pero yung live, kung gusto nyo makasali sa mga raffle, kasi may raffle kami every night, namimigay kami ng Bibles, ng gears, ng merchandise, t-shirt, you know. Kung gusto nyo makasali sa raffle, nood kayo ng 10 o'clock Monday to Friday ng gabi sa Router TV sa Facebook. Okay? Matuloy natin. Judgmental ka? Minsan ko. Minsan. Pero sa kaya Router, araw-araw, judge ngayon tal yan. Ikaw, sino pipiliin mo? Si Kuya po, letter C. Ba't pinili mo kalbo? Wala kang buhok eh. Oo. Ang kinis eh. Naiingatin ko 10 years ago, makakalpa yan eh. Yung nag-start siya. Bisi, tinitignan pa yung amo niya eh. Oh. Bakit Tito eh? Bakit si Ray? Ba't si Ray yung pinili mo? Wala ko. Gusto ko sa isa nga kasi kanina nalungkot ako nung kumanta siya eh. Nakita niyo yung ginawa ni Tito eh. Ginawa namin ni Tito eh. Nung pinili niyo si Ray, kita niyo yung reaction ko. Nagtaka ako. Dali ah. Usod ko dito. Ayan ah. Ayan ah. Pagpili niya kay Ray, tinan niya. Si Ray. Ito yung reaction ko. Bisi, tinitignan pa yung amo niya eh. Oh. Bakit Tito? Bakit si Ray? Ba't si Ray yung pinili mo? Wala ko. Gusto ko sa isa nga kasi kanina nalungkot ako nung kumanta siya eh. Tapos natawa ako sa sinabi niya. So, ang dami nagtatanong sa akin ng ganyan mga puppeteers din na ba't siya tumatawa sa sarili mong joke? Sabi ko, anong sarili kong joke? Sabi niya, joke ni Tito eh. Sabi ko, hindi ko joke yan. Joke yan ni Tito eh. So, ganun po kasi mag-establish ng character. Isa sa tip sa mga aspiring ventriloquist na paghihiwalay mo talaga yung personalities nyo. Kung mataas yung boses ng puppet mo, dapat medyo mababa yung sa'yo. Kung mabilis siya, dapat medyo mabagal ka. Kung makonta ka rin, okay, nasusurprise ka, siya rin, ganun. Hindi kayo laging, kasi kung iisa lang kayo laging ng nilalakaran na na wavelength, hindi kayo nagsasalungat, edi parang isang tao lang kayo. So dapat ganito para buhay talaga yung personality. Pero I have to tell you po, nakaka-tense po talaga tong moment na to. Pero sobrang galing nila mag-alaga sa contestant. As in, ang galing nila mag-alaga sa contestant. Mga choices, alagang-alaga sila. Pag break time, upo, bigay ng tubig sa kanila, ganun. So alagang-alaga. So sa amin, pagdating namin, syempre, chinek lahat-lahat mga Tapos binigyan kami ng parking, tapos yung nilagay sa UV lights yung aming mga gamit, tapos nag-sign kami ng mga basta safety measures, tapos mga naka-PPE full gear. Ang ganda ng dressing room, parang hotel. Tapos pagdating namin sa dressing room, bigay ng pagkain, yung pagkain nila galing sa food chain noon, tapos dalawang beses kami binigyan ng pagkain, breakfast tsaka lunch. So sobra sila maalaga. Salamat po Dabar Cads, kasi sobrang memorable nito, kasi syempre I was able to, in a manner of speaking, I was able to perform in front of the legendary Vic Soto and also Kuya Jose na idol ko sa Buyoyong. Tapos sa very first contest namin sa Itbulaga, pangalawa ko niyan sa Itbulaga last time, yung first time ko nakapag-guest ako, guest performer ako sa birthday ni Baste. Pero background lang ako, nagma-magic ako habang nag-dance number sila. Pero ito yung unang-unang contest ko sa Itbulaga. Sa 1994 pa po ako nasa Children Entertainment. 26 years na ako sa Children Entertainment. So ayun, grabe. Salamat po, Dabar Cads. Thank you. Ayun, maraming salamat kay Sir Roderick, na talent coordinator or segment producer na nag-invite sa akin. Thank you po. Blessing po kayo, sir. Maraming salamat po. Tuloy natin, ha. Gusto ko muna magbigay ng mensahe kay Kuya Pierre. Sa akin, Kuya Ryan. Kay Kuya Alan. Bakit? 15 years tsaka 13 years na nagkubukit. Sa salon.
Umuwi na kayo, hinahanap na kayo sa inyo. Umuwi naman. Umuwi naman. Nakakatuwa, ang galing niya sumakay eh. Sundin nyo na si Ate Nyaka. Bakit? Ang ganda niya eh. Ang susera ka, Titoy ah. Ayan. Yung mga monitors po kasi hindi ko gaanong kita kasi yung monitor sa harapan ko medyo natatakpan ng mga choices na medyo natatakpan, so medyo upper portion lang nakikita. Oh. Kailangan namin tumingin dito sa gilid para makita namin yung monitor. So doon lang namin nakikita si Miss Bianca. Tapos si Tito kaya doon siya tumitingin sa monitor, sumisilip siya ng ganun. Tapos ano, so ngayon ang ginagawa namin dito nung round 2 na realize ko talaga na ano, imposible talaga. Imposible kung madali ng tama based on my analytical ano lang thinking. Wala talaga kasi ang hirap. So ano, ang gawin na lang natin dito, ang iniisip ko, naghahanap na lang talaga kami ng mga moment na pwedeng mag-joke si Titoy. Yun na lang talaga yung ginagawa namin. Pag nagkangali siya, hindi siya kwedeng sisihin. Ako sisihin. Sana tinuloy mo na yung ano, pampalit dito. Gosing, gosing! Todo nyo na! Todo na! Pero mihirit mo, Dick. Mihirit dito. Gosing! Wait, meron kasi nang hinahing talaga ako doon sa joke na yun. Kailangan kong iba to. Nagpaalam talaga kami. Nagpaalam kami. Bossing, bossing. Kasi nagpapaalam ka na may sasabihin si Tito. Message ko ako kay Kuya Alan. Ano? Message kay Alan. Kasi kasal sila. May anak. O, kasi pang tanong, sino sa kanila ang may anak at may asawa, kasal? So, ayun. Eh, yung dalawang pinili ko, parehong may anak, parehong may asawa, kaya lang yung isa hindi pa kasal. So, tatlo sila. Yung isa tama, yung dalawang mali. Yung isa, bali lahat na pinili ko, tama na may asawa tsaka may anak. Ang kaso, yung isa, hindi pa kasal. Yung isa naman, kasal, kaso naghiwalay. So, paano mo yun madadisect sa isip mo kung at sino sa kanila doon yung napakahirap. Ayan, so, ito yung banat ni Titoy. Kasal lang, naghiwalay. Oo, kaya mali tayo. Kuya Alan, magkalikan na kayo kahit ngayon lang, Baka tumama. Sayang yung 10,000. Ito talaga, Titoy, ah. Tumama na kaya. Ang kit ng tao ni Bossing. Nakakataba talaga ng puso. Tutor at si Titoy. Ay, si Samuel. Tumama rin sa mga... Alam niyo ano... Sa tingin ko talaga ano, ang bait lang talaga ni Bossing kasi ginawa niya ng paraan na ano, so dinalian niya yung last round talaga, pinadali niya yung last round para kahit anong mangyari may matira sa amin. Maraming salamat po, napakabait niyo po. So ayun, so mabuhay po ang Itbulaga at thank you po. Thank you. Sana po dun sa episode namin maraming medyo ano, bumalik sa pagkabata nila kasi yun ang nawawala sa atin eh, no, yung sense of wonder ng bata. No, eh, wag natin tanggalin yun sa atin kahit marami tayong problema. Wag po natin alisin sa atin yung sense of wonder ng bata na nagtataka, tumatawa, nag-i-enjoy. At ang takeaway ko dito sa bawal ang judgmental ito, no, I would like to think, no, sa tagal ko sa theater, at sensitive po akong tao. Sensitive in a way na yung I think I'm a good judge of characters when I need to, no, pag kailangan, no. Pero this contest also, syempre nakaka-tense siya kasi televised, pero this contest reminds you na talagang hangga't hindi mo nakakausap yung tao, clueless ka talaga sa kanya. Clueless ka talaga. Kahit na tinan mo yung bihes, tinan mo anong edad niya sa itsura, basta sa itsura lang, sobrang clueless mo kahit na magaling. No, sa theater kasi na-train kami ng ganun eh, na alam namin, tingin pa lang, feeling namin, alam namin kung makulit tong taong to o tahimik o ganun. So, kasi may mga ano kami doon, may mga sensitivity exercises kami doon. Eh, lalo na yung wala. No? Lalo na kung wala kang ganung training. Ako, may training ako ng ganun. Pero halos na ubus yung money. Kada 50-50 lang ako lagi. 50-50, kalahati tama, kalahati mali. Yung pinakahuli ko, mali ako, no? So, kasi paliit ng paliit yung choices, statistically, paliit ng paliit yung pagpipilian, pahirap ng pahirap.
Kaya tama eh. Tama yung show. Huwag tayong judgmental. So, maging maingat tayo, pero huwag tayong judgmental. Kasi hindi mo talaga makikilala yung tao hanggat hindi mo nakakausap. God bless you. Bye-bye. Ito para vlogger. Hello po. Thank you for watching po. Don't forget to hit like, subscribe, and ano pa ba? Share, and the notification. Notice of disconnection. Notification. Bell. Okay po. Bye-bye. Notice of disconnection sa Meralco pala yun.